How are you? So today, pupunta tayo sa Parañaque City Hall for CTC ng property. And then after March, kukuha tayo ng voter certificate. I-share ko sa inyo yung process, kung ano yung mga requirements. And then, i-share ko rin ang kwentuhan ko with Kuya dito sa car ride. Yun lang! Have a great day, everyone! Later! Mas maganda daw yung nagkikwentuhan para raw hindi sila inaantok. Di ba, Kuya? Opo, opo. Anyway, thank you po pala, ma'am, sa binigyan yung pananghalian. Thank you po. Welcome, Kuya. So, Kuya, kamusta naman ang biyahe ngayong pandemic? Medyo marami na pong pasahero, kaya lang medyo traffic. Traffic lang talaga. At saka ang problema po namin, mahal ang gasolina. Ay, yun lang. Sabi nila dapat i-subsidize. Bigyan muna natin si baby boy ng pagkain. Ay po. Yan, welcome. Bait ni mama. So, ayun. So, Kuya, meron ka ba mga sideline business habang nag-grab kang? Bali sa ngayon po, dito lang ako nakatuon kay Grab. Kasi nag-pandemic nga, dati po nag-tourist guide ako. Wow, saan? Dito po sa Metro Manila. Oh, ayan, pag gusto nyong mag ng tour guide dito sa Metro Manila, lalo na ngayon nasa alert level 2 na tayo. Yala po. Pwede nyong kunin si Kuya Celso. Ayun. Puro po Japanese ang hawak ko. Japanese? Mm. Japanese lang or pati mga ibang nationality din? Minsan po, may Korean. Kaya lang pure Japanese ako. Pure Japanese din kayo? Ako din, Kuya. Watashi wa holiday. Oh, yoroshiku onegaishimasu. Konnichiwa. Nihongo no gakute desu dakara. Sato nihongo wa sareru. Honto da yo. So, Kuya, mag-diba ako mag-report sa ano? Sa Japan. Sa Japanese company. Kaya ka natutunan. Ah, so desu ka. Ha? So desu ka. Watashi mo nihon gunen gurai ni atarete masu yo. Atarete masu. Osaka no tokoro. Ni, wait lang. Yung mga numbers yung nakakalimutan ko na eh. Sabi ko po, 5 years ako nagtrabaho sa Osaka. Sa Osaka? Japan. Oh, ay, doon talaga mismo? Doon mismo. Ilang years ko yan? 5 years po. 5 years, wow. So, laki na lang ako at itong kotse, nakaano kay Grab. Kaya pinagubuti ko po ang aking trabaho. Oo, ang taas ng ratings ni Kuya Celso dito ah, in fairness. So ano yan, Kuya, after 5 years, ba't bumalik ka na ng Pilipinas? Kasi po ang president daw, si Gloria, ang talento namin, lahat umuwi, hindi na nakakabalik. So ano, yung... Hindi na nakakabalik ba? So po yung umisina, pinagtatrabuhan ko, nagsarado lahat. Oh. Kaya nag-close lahat. Kaya amuin na lang ako rito sa Pilipinas. Oh. So yung mga kaibigan kong Japanese, sumunod dito. Ay, ang galing. Tumawag sa akin. Ako nag-tourist guide sa kanila. Okay, ako naging tourist guide. So before ka nag-grab, kasi di ba Gloria time yon. Tapos nung Pinoy time, yun yung nag-tour guide ka na. Tapos until Duterte time. Ito, pag sabak ni Duterte na ano kay grab itong kotse, nag-grab na ako. Galing ba ito sa ipon mo mula sa pag-work sa Osaka? Mm-hmm. Anong mas maganda? Nung nag-work, anong pinakamaganda mong experience na nag-work ka sa Japan? Sabi nila sobrang linis daw doon, sobrang disiplinado na. Sobrang linis po doon, kaya lang, siyempre, misyo, kibisi sila magtrabaho, pagpatrabaho, mahigpit. Pero sulit naman. Pero mababait. Mababait naman sila. Disiplinado lang pala. Mm. Kasi pag trabaho, trabaho lang. Walang kagaya sa Pilipinas. Pag manager ka, hindi ka gumagalaw. Ganyan, mando-mando ka lang. Doon hindi na manager, naguhugas ang pinggan. Wow. Ah, sa resto ka ba, Kuya? Sa bar po. Ah, sa bar po. Wow. Di mo nga talagang okay sa mga bar po. Ano yan? Cruise ship or cargo? Hindi po. Ano po? Land base. Ah, land base. Okay. Club po yun, club. Anong club? Club yung club? Filipino club. So Kuya, nung pandemic, di ba natigil yung drum? So paano kayo na, kayo? Talagang naguluhan ako kasi una-una, dating kita kong malaki, lumiit. So yung nagkapaservice sa akin na 300, 200 ang mamimili ng SM, pinapatulan ko yan, may pambili lang ako ng bigas.
So sabi ng magulang ko, doon ka na lang sa Batangas, umuwi ka. At para sama-sama kami doon. Ay hindi ko mano kasi malaki na ang utang ko sa apartment. Opo. Ayaw ko sabihin nila, tumatakas ako sa responsibilidad mo. Nalubog ako sa utang. Oh, dahil sa pandemic. So ano yun kuya, paano ka, anong ginawa mo ibang pagkakakitaan? So ang ginawa kong pagkakakitaan, kung sino magre-rent, nagkaparent ako kasi may kahinaan ng Grab noon. Oo, yung ba yun, di ba yung iba nagpapaservice sa mga frontliners? Opo, opo. Tama di ba? Mm-hmm. Yung iba naman, pumapas, kaya nakipagwentuhan ako sa ibang Grab, nakipag-partner sila sa mga kumpanya, tapos yung, oh, pwede, yung pwede mga empleyado. May pero naman ako na si service dito Japanese, pangilan nila lang, pero hindi naman every day. Hindi every day. Minsan lang, once a week. Ganun. Kaya lang nilabanan ko itong pandemic, pakahirapan ng buhay. Talagang kailangan natin lumaban talaga. Tama, laban lang, no? Laban talaga. Basta may kinakain tayo at walang sakit. Tama. Okay na yun, basta buhay tayo. Oh, ano to kuya, hulugan pa? At tapos na po ito? Mabuti na lang. Yung tapos na. May mga nakakwentuhan ako before, ano. Parang, di ba, kakapuhan lang nila ng kotse. Mm. Tapos, nag-lockdown. Oo. So, isipin nyo, hindi nila, saan sila kukuha ng pera? Swerte nga po ako, kasi gas tong kotse, gas. Oh. Kaya wala ang problema. Ikaw nagkataon na hulugan to. Delikado. Oo. Talagang isang kakukuha ng pambayad pag nagkataon. Yung iba kasi kawawa naman. Dahil doon sila mawasa na ganun. Tapos ganun ang mangyayari, makakatak. Oo. So wala. Dahil sa sobrang hirap ng buhay na. Parang saka nung last year, kasi since last year, talagang never ako nag-commute kuya. Natatakot kasi ako. Bakit po? Siyempre, kasi hindi mo pa, that time, hindi mo pa alam kung sino yung makakasalamuha mo, diba? Tapos enclosed yung lugar. At least sa Grab. Kasi ano okay, kasi si Grab. May protocol. Mm. Tapos may spray pa nga kayo na, yun, tagpa 500 pesos. Oh, meron pa, meron. Yung disinfectant. Tapos, meron. Hindi kayo pwedeng lumabas until hindi nyo napapalinis dun sa kapag. Every week po yan. Oo, lahat every yun nalaman ko. Kaya sabi ko, masif talaga sa Grab. So, computing kasi siguro malaki na rin yung kasi malaki na rin yung bagyo kay Grab. Oo, malaki na rin, parang sweldo na rin. Oo, oh, siyempre ha, kasi lahat Grab Mart, Grab Food. Oo, oh, tama pinasok po yan, Grab Mart, Grab. Opo, pinasok ko yan kaya nga ayaw ko kay Grab Mart yung pabili actually kuya iskinita, pinapasok ko time na mas mahigpit pa last year, may time no nagpa grocery ako. Kasi di ba may Grab pambili? Sila yung bibili. Mm. Tapos lalaki yung... I-deliver ko lang sa inyo? Oo. Sila yung namili ng baboy. Ganito ang baka. Tapos akala ko motor yung darating sa amin. Mm. Yung pala kotse. Naranasan ko po yun. Tapos sabi ko, oh my God. Hanggang ngayon, pwede pa rin kayo. Pwede pa rin? Oo. Kaya lang, ang naging... Kaya ako tinamad naman kasi. Halimbawa, taga-Arpapa ako, Kalokan. Ang pick up ko Valenzuela. Oh. Halos 25 minutes. Ang deliver ko not Caloocan. Ang pamasahe ang liit. Ang maliit na. Malayo na, malayo na ang pick up. Mababa pa ang ano? Kaya ako umayaw. Kaya mas okay pa rin ang GrabCar. Oh, okay na po ito kasi unang-una. Ayo, may pasahero pa. Masiyahan sa iyo, matuwa sa iyo. May tip pa. Oo. Oh. At saka hindi ka boring. Oo, tama. So, may tanong ko, ma'am, matagal mo kayo nagtrabaho sa Japanese company? Ay, ako, hindi ako nagtuturo sa Japanese company. Mahilig lang talaga ako sa mga Japanese drama tsaka movies. So, nag-aral ako ng Nihongo. Akala ko, nagpunta kayo ng Japan? Nagpunta kami ng Japan, pero nag-tour lang kami. So, pumunta kami sa Tokyo. Ang ganda sa Japan. Kobe, gano'n. Mm. Pero isang beses pa lang. Napunta niyo yung Universal Studio? Opo! Ayun, malapit kami doon. Yes. Pero bisa sa studio. Imposible ka, no? Pumunta. Saka na, yung caramelized beer dun sa ano, Harry Potter section, napuntahan ko. Ang sarap ng pagkain dyan? Opo, ang sarap ng, ano nila, yung Kobe beef. Gusto ko yun. Tapos, wala, ang ganda lang ng Japan.
Ang ganda, malinis. Malinis talaga, disiplinado talaga. Iba ang manner nila sa manner natin. Oh, kasi ang manner ng Hapon, talagang nakaganon ka lang. Lalo pag nag-aaway, yung pinagsasabihan mo, nakaganon lang. Okay. Kahit putulin ang leg mo, nakaganon ka pa rin. Hindi ka kaya sa atin na pag sinuntok mo, lalabanan ka. Oo, kahit ano pa. Ganon ang manner nila. Kaya mahirap. At saka ultimong maliit na pagkakamali, lumalaki. Pero at least dito, kaya na yung sarili yung boss. Oo, kahit anong oras, pwede ka na lumabas. O, pwede na lumabas. Mm-hmm. O, so kuya, malapit na yung election. Sino yung boboto mo? Para nagugulo na ako sa election ngayon. Oo nga, no? Ang dami nila, no? Pero in fairness, parang ito yung pinaka, ma-showbiz, ma-drama ng election. Ang pinagpipilihan ko sa si Scott Sileni. Ayaw ko kay Marcos. Ako, iniisip ko, Lenny, or... Kasi kuya, si Sarah, feeling ko hindi presidente yung tatakbo niya, vice president. Kasi pag nagsalita akong tungkol kay Marcos. Oo. Okay lang naman. Kung sa may mga taga Marcos dyan, okay lang. Nakaranas kasi... respect, syempre, yung mga respect ko. Meron naman... Ako, kuya, kung gusto... Parang ang ganda lang... Kung mangyari, na ang VP ang tatakbuhan ni Sarah. Siguro ako, Lenny, Sarah. Parang pinagbaliktad lang ngayon si Duterte, tapos si Lenny. Okay. Tapos sa susunod na ex-election, si Lenny, tsaka si Sarah. Kasi sila lang dalawa yung parehas na abogado, di ba? Ayaw ko lang talaga sa Marcos kasi nung bata ako, nung Marcelon, nakaranas ko ng magutom. Ah, anong year po ba kayo pinanganak? Mabata pa ako, 7 taon ako, kinakain namin kamote at saka mais . 19... Walang bigas. Nung nagkamuwang na kayo, anong edad nyo naman? Siguro 7 taon, 8 taon ako. Sabi ko sa nanay ko, bakit puro itlog na lang ang ulam natin? Lugaw? Hindi po, giniling na mais. Giniling na mais? Dahil nag-Barcelo noon, tinago nila ang bigas. Bakit? Hindi ko alam . Probinsya kasi kami. Hindi ko sa probinsya, may bukid. Bakit hindi nga, nila Minaharvest kaming pananim. Oh. Kaya lang, parang hindi ba makakailos ng maayos ang tao dahil sa Marcelo? Hindi ba bakit po? Kahit sa probinsya, damay? Oo, damay kami. Anong ginagawa? Kasi lulad-lulad ko, nakaranas na nung panahon pa ng Spanish, tsaka ng Hapon, hinahabol sila ng mga Hapon. Tapos, sumunod nga itong kay Marcos, nag-Barcelo. Nagkagutom-gutom kami, buti may patanim kami ng kamote. Yun nga, yun yung maganda sa bukid, di ba? Kamote, tsaka... Magsasaka po yung magulang nyo. Buti na lang, at least marunong silang di ba? Pero nakakasawa po, ng araw-araw, ganun na kinakain mo. Ayun lang, wala pang malapit na mga lawa para manghuli ng isla? Malapit po kami sa dagat. Ah, malapit? Parang hindi ka ba makagalaw dahil natanda o takot? Ah, takot kasi, parang hindi naman pinabangwala, takot lang talaga. Alam mo mga tao sa probinsya . Kaya hindi nakaalala na ibang tao na gano'n ang nangyari. Uh-huh. Hindi naman ako... Hindi ako... Inaano yung mga Marcos nga. Pero okay naman sila magpalakad. Kaya lang, yung mga Marcos po. Okay magpalakad. Natatakot lang yung mga tao sa mga... Kaya lang hindi dapat nangyari yung gano'n. Huh? Dapat hindi ko nangyari yung nagutom kami. Uh-huh. Hindi yan nalalaman ng ibang tao. Siguro, ako kasi hindi ko nabutan yun. Kaya nga ako, mas gusto kong marinig yung kwento ng mga taong naabutan yun. Kasi kami ang nakikita na lang namin, Facebook, Twitter, YouTube. Ganyan kasi, iba na tao. Kaya iba talaga, ang nagsalita yung mga nakaranas. No? May computer na ika. May Facebook, may ganyan. Hindi, sobrang talino po ang tao ngayon. Actually, totoo kuya, kasi isipin mo ang presidente at vice-presidente natin ngayon, parehas abogado . Mm-hmm. Diba? Napansin mo? Saka parehas sila na may ginagawa. Kahit na nasa opposition pa, parang magkaiba sila ng partido, parehas sila may ginagawa. Kahit na nagbabatuhan silang dalawa, diba? Oh. Yun lang sa akin . Sa akin okay lang naman yung magkaiba kayo ng opinion, ganito. Oh. Pero pag nanalo na kayo, dapat... Gawin nila? Kaya, kung hindi nyo kaya magsama na nagtutulungan, kahit magkahiwalay na lang kayo nagtutulungan, okay lang.
kagaya ng Senator Pacquiao. Oh. Ano, pag naging presidente lang siya, wala nang squatter sa Pilipinas. Oh. Eh, kahit pa lahat ng kayamanan niya, idunod niya sa mahirap, kulang pa rin yun eh. Actually, kuya, mabait naman si Pacquiao, kaya lang yung concept niya kasi nung sabi niya, ano yung sabi niya before? Bibigyan niya ng bahay lahat ng Pilipinas. Wala lang squatter. Wala na daw squatter. Kaya lang kuya, ang tanong doon, bibigyan mo sila ng bahay, saan sila kukuha ng pera pambayad ng property tax? Ayan, ay, katulad yan, bro, pambayad ako ng property tax. ayun ang tanong. So, diba, bibigyan mo sila ng bahay, pero kung wala silang pagkain, wala silang pambayad ng kuryente, tubig, property tax, edi, anong gagawin nila sa bahay? So, dapat sustainable. Dapat, instead na bigyan mo sila ng pera, bigyan mo sila ng capital pang negosyo. Hmm. Diba, kuya? Uh-huh. Ayun dapat. Kasi isipin mo, si Pacquiao ngayon nagbibigay ng pera, diba? 1,000, 1,000, 1,000. Oh. Pero, paano? Oh, ngayon, nagbigay ka ng 1,000. Maubos din nila yan eh. Kasi pambili ng pagkain. So, the next day, saan na sila po? Pantawid gutom lang po yun. O, oh, diba? Parang pantawid lang nila. Pero hindi siya... Hindi natin malaman kung... So, mas maganda kung tutulong ka. Yung hindi mo tinuturuan yung tao maging dependent sa'yo. Pero tinuturuan mo silang tumulong yung sarili nila. Diba? Mabait naman siya. May fear naman siya kay God. Nandun naman yung heart niya to serve. Pero... Tingin ko, yung pagbibigay ng pera ng 1,000 lang sa kapabahay, hindi talaga sapat yun. Ay, dapat matutong tumayo yung mga tao sa sarili nilang paa. Hindi rin naman tayo po pwedeng umasa sa kanila. Oo, kailangan kumilos din tayo. Kahit na, basta yung mapapakain nila sarili nila kahit di na sila makatanggap sa sarili ng pera, dapat ganun din ako. Kasi ibibenta lang nila yung baka. Diba kuya, magdawalan na sila ng pera. Hindi mapapayag ang mga yan na maghihirap sila. Oo, tama. Naku, 100%. Ay, kagaya ko, bumibiyahe ako araw-araw. Ay, araw-araw pa ako? Araw-araw po, may bat yan. Ang gasolina ko, may bat. O, saan ako pupunta yan? Diba? Saan ako mawala? Saan ako pwede pa? Magpakarga ka ng 1,000, may bat. Mga kulang-kulang 200 na. Oh. Ay, araw-araw yan. O, saan ako pupunta? Pulitang, ang pulitang ba kung gano'ng gano'ng? Tapos, 2,000 mahigit po to. Basta silang araw na yun? Mga, minsan, nahabot lang po ng 3 araw. 3 araw? Hmm. Oh. 3 weeks, 3 weeks. So, may isang araw pang coding. So, 4,000 a week. Kasi 3 araw, 3 araw, so 6 days, 4,000. Ang gasoline? Oo, pwede. Kaya minahal ko rin si Grab. Ayan, nakatulong sa akin ng malaki yan. Actually, no, maalaga talaga si Grab. Unang-una po, PWD na rin ako. Talaga? Nakapunto yan? Anong nangyari? Na-mail stroke na po. Ano, stroke ka? Pero nakakagalaw ka, no? Mild ka lang, gano'n? Ah, kaya lang po. Araw-araw, exercise. Ah, oo. Ayan, bawal ang lahat. Bawal ang baboy, gano'n? Mga makoil. Ang alak, ang sigarilyo. Minsan, hindi ko na mawawasan. Oo. Naku, magpakain mo ba sa yung alak, minsan, pagpatulog na lang, isang shot, okay na yun. Okay na yun. Katulog ka lang na maayos. Mahirap din po na masarap ang nasa kalye. Opo. Kasi may ibang tao mga kaharap mo. Oo. Actually nga ako. May mabait, may masungit. Opo. Pero huwag ka na lang ikipo. May madaldal, may maingat. Hindi, okay lang po yun. Okay lang yun. Okay lang yung ganun. Balik back to traffic na naman. Alert level 2 na tayo, guys. So, malapit na tayo balik level 1. So, expect na natin dagsaw talaga yung mga tao. Pero kung tutusin, kuya, kahit last year naman, maluwag talaga tayo sa Vermont, eh. Tapos ang mapapansin mo, lagi, nag-i-ECQ tayo pag magpapabasa na March, April, ganon. Tapos bumabalik ulit yung ECQ July to September. Diba? Season. Pero pag ganitong time, laging maluwag, laging less yung kaso. Yan dati, pag nagtuturist ako noon, yung Vulcan na yan, inakit namin yan. Ah, so hindi lang kayo sa Metro Manila,
Hindi po. Batangas, Tagaytay. Misa na. Basta within MTR. Misa nasa Pagsanganak ka. Misa na Cebu ka. Okay. Nasa Boracay ka. Wow. Kasama family? Hindi, ako lang po. Nakaya lang. Maganda sa Boracay talaga. Pwede, ngayong term ni Duterte, nung nilinis yung Boracay, hindi ko pa napupuntahan yung Boracay. Mm-hmm. Sana mapuntahan ko soon. Or next year na lang. Makakapunta kasi oh. Marami kayong pera eh. Hindi. That day, nagtitipid. Guripot lahat ng tao. Hindi, nasa tama lang naman. Hindi ba nagtitipid? Parang ngayon mo may isip yung mga mamahaling mga damit na panlakad mo or mga rubber shoes mo. Nung natigil ka sa bahay, aalbin mo to. Mas kailangan mo pala savings. Oo. Eh kung alam ko nga lang darating tong pandemic na to, nag-iipon ako ng pera. Oo, magtitipid ka talaga. Hindi, bigla na lang eh. Bigla. Kasi nadala sa pandemic na to eh. Saka ang dami talaga na wala ng trabaho, kuya. Mm-hmm. Kaya yung sa Grab, ang swerte kasi sila yung boss. Kumbaga, kasi may kotse ka, nagda-drive ka, diba? Pero yung iba wala talagang choice. No choice. Eh kung ako hindi nakaano kay Grab, baka nasa probinsya na rin po ako. Oo. Mahirap po talaga, kailangan talaga, magaling kang magdasal sa Diyos. Oo, kapit ka talaga kay Lord. Mm-hmm. Naranasan ko pa po yung di magla-lockdown, walang lockdown. Naputulan ako ng kuryente. Yun yung di ba ba magputol noon? Hindi pa, hindi pa nagla-lockdown noon. Ah, hindi pa? Ay, so ngayon ay nagkagaling ko lang sa hospital. Dahil na-stroke kayo. Na-mild stroke ako, na-accompine ako. Opo. Naputulan po ko ng kurante sa bahay. Naku, Diyos ko po, hindi ko malamang kung anong gagawin ko. Oh, no. Ang hirap. So, paano, anong ginawa niyo? So, nakisaksak ako sa bayaw ko ng kurante. Opo. Kahit electric fan lang. Dating ergo, naging electric fan. Opo. Pero nakasurvive naman. Kasi yan, okay na. Ayan, binayaran namin. Okay na po. Talagang kailangan magdasal. Panginoon Diyos. Tama. Nung faith talaga kay Lord. Hindi ka ba mabayaan talaga. Eh kuya, share ko na rin si Lord sa'yo dahil total na kay Lord na tayo. Oo, wala akong problema. So, kuya, sa tingin mo, saan ka pupunta pagkatapos ng life na to? Hindi ko alam. Hindi mo alam. Pero kuya, may sinabi kaya si Jesus. Ano tinabi? Di ba sa John 3:16, sabi, bago yung sinabi ni Jesus, sabi si John 3:16 na dahil sa labis na pagmamahal ng Diyos, binigay niya yung bugtong niyang anak para kung sino man ang maniwala sa kanya ay hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mm-hmm. So sabi niya doon, basta tinut natin yung faith natin kay Jesus Christ, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Tapos sabi diba ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So, ako ang daan ng buhay at ang katotohanan. I am the way, the truth, and the life. Ayun, walang makakarating sa ama kundi sa akin lamang. Kasi kuya, bakit ba tayo nahiwalay kay Lord? Anong pinakarason sa Bible ba tayo nahiwalay sa kanya? Kasi tayong tao po, napakarubok natin. Ayun, marubok! Makasalanan! Since the beginning, time ni Adam and Eve na nagkaroon tayo ng kasalanan. So, yun yung nag-separate sa atin kay Lord. So, kumbaga, di ba kasi may mga tao akong tinanong eh. Sabi nila, masama naman ako eh, pero gumagawa ako ng kabutihan. Kasi sabi nila, nagbababae ako, pero gumagawa naman ako. Parang pinagbabayaran ko yung kasalanan. Parang sinusumbat mo sa kanya yung ginagawa mo. Oo, kaya lang. Mali. Di ba, example daw noon, kunwari kuya isang tubig, isang baso ng tubig. Tapos pinatakan mo ng kahit isang patak lang ng tubig na galing sa kanal, iinumin mo pa ba yon? Kung wala nang choice eh. Pero kung may choice, iinumin mo pa ba yon? Hindi ko na iinumin. Diba? Kasi pero nang madumi yan eh, diba? So ganun din, kahit na isang butil lang ng kasalanan, hindi kayang i-accept ni God. Kaya
kailangan may mag-save sa atin sa kasalanan. And yun nga yun si Jesus Christ. Kasi kung kaya natin bayaran kasalanan natin, hindi na natin kailangan, hindi na kailangan ng Lord Jesus na magpapako sa cross, diba? At ibigay yung life niya. So ayun kuya, parang ang sabi ni Jesus, repent ka lang sa mga kasalanan mo, humble yourself, and accept me as your personal Lord and Savior. Kasi daw, siya yung magiging source ng eternal life. Diba? Ayun kuya, kaya natanong ko sa'yo kung tingin mo saan yung destination after the next life. Kung maging malapit siya sa kanya, yung lobo ba? Actually yung kuya, nalala mo yung sa ano? Diba, dun sa, nung pinako sila sa cruise, tatlo sila dun, diba? Yung isa, parang pinakansawan si Lord na, oh, edi po, parang bumba ka, ganito ganyan. At yung isa magnanako, sabi niya, ano ka ba? Tayo, deserve natin na nandito tayo, nakapako sa cruise. Pero siya, wala siyang kasalanan. Tapos diba sabi niya, Lord, napupuntahan niyo, isama niyo ako. Para, saka nagsisi siya sa mga kasalanan niya. Tapos sabi niya, ang sabi ni Jesus, today, you will be with me in paradise. So, isipin mo kuya, nakapako na yun ha. Wala na magagawang kabutihan yun kung tutusin. Binigay niya lang yung faith. Pinot niya lang yung faith niya kay Lord Jesus at pinamin niya na makasalanan talaga siya. Na, tapos sinabi niya na, Lord, ano, isama mo ako kung saan ka pupunta. Ganun. Tapos sabi ni Jesus, today, you will be with me in paradise. Diba? Kaya isipin mo yung bagay yung last breath niya, alam mo na makakasama niya si Jesus. Kahit na nahirapan niya din siya sa doon, sa pagkakapako sa kanya, diba? Kasi pinot niya yung faith niya. Gusto ng Panginoon just na siguro yung nangyayari ito. Dahil talaga ang tao po ngayon, sobrang rupok ng mga tao. Ang tao ngayon hindi nabubuhay nang walang pera. Opo. Hindi ba? Lahat, puro pera. Eh kasi kuya, alam nila. Nakalimutan ng Diyos. Eh kaya siguro naging buwang pera kasi alam nila na magyumahal nila sa buhay. Nasa ospital, walang pambayad, kailangan ng pera. Siguro nga, siguro nga. Tapos nagdawala ng pera, ay nawala ng trabaho, walang pangkain. So, alam nila kung gano'ng ngayon kahalaga talaga yung pera. Siguro nga po, kaya gano'n. Yeah, sana matapos na itong pandemya na to. At wala nang susunod na mga variant. Tama na yung Alpha, Delta. Hindi nyo naman uubusin dapat ang A to Z. Oh, kuya, sino president mo? Siyempre, bongbong tayo. Sino vice mo? Sara, siyempre.